Yun ngang mga meron namang nalalaman dito sa batas, nahahawe. Kaya ako ha, ito, nabanggit ko minsan ito, di ba? Pag kayo, ka-Facebook ko kayo, di ba? Ka-Facebook tayo. Kasi ito, lumalaganap ngayon ito. Sabi natin dito sa programa natin, pasensyahan tayo. Kasi pagka nakita ko na yung mga comments ninyo, ginagawa nyo doon para pagmula ng gulo, ha, dito sa Facebook account ko, bay, tatanggalin ko kayo. Di ba? Ia-unfriend kita. Lalo na kung magkaiba tayo ng politika. Ha? Kasi po, ng pag-intindi sa politika. Kasi po, mga kaibigan, ginagawa ko yan kahit na kakilala ko yung tao. Alam nyo, may sarili kong dahilan. Ngayon, maraming nagpo-post sa Facebook, bakit daw merong mga gano'n nag-a-unfriend, nag-de-delete, di ba? Nagba-block. Kailangan gawin yun eh. Kasi po ngayon, lagana pantrol. Ang masama, meron tayong mga kakilala na napakataas ng pagtingin natin dati sa kanila. Mataas ang tingin natin sa kanila. Mga kaibigan, alam natin mga hindi naman tanga, marurunong. Oh, pero nagtataka ako eh. Nahahawa doon sa mga nababasa nilang argumento, argumentong gago, mga kaibigan. 'Di ba? Oh, yun na nga, ha? Ang dahilan kung bakit ako nag-a-unfriend o kaya nagba-block na. 'Di ba? Nagpasintabi naman ako eh. Galit-galit muna tayo kapag ganun kayo kasi maraming pwedeng mangyari, 'di ba? Magkasamaan tayo ng loob, 'di ba? Kasi hindi ko matitiis ang kagaguhan eh. Lalo na tayo, hindi tayo nagto-tolerate ng ganyan eh. Kaya dito, pagka may troll, pinabablock ko kagad. Ha? Kasi ano yan eh, hindi mo alam. Itong ibang nahahawa, hindi nila alam na itong mga troll na naka-impluensya sa kanila itong mga post na kagaguhan, mga kaibigan, hindi nila alam, kumikita yan. Di ba? Itong mga alam ko, kakilala ko, alam ko namang hindi sila kumikita eh. E di ano sila? Mang-mang. Di ba? Naging mang-mang, mga kaibigan. Pasensyahan nyo na kung yun ang observation ko. Kasi po, ayoko ng pagtatalo dito. Pwede ka naman magbigay ng opinion mo nang walang ma-o-offend sa'yo, di ba? At hindi ka naman pinipilit na ikaw ay magbigay ng comment o opinion mo sa anumang post ko. Kaya ako, hindi ako sang-ayon doon yung mga nagsasabi. Magalit na kayo kung gusto nyo magalit. Kasi po, mga kaibigan, hindi ba mas masama yung magkaroon kayo ng samaan ng loob ng isa mong kakilala, ha? Hindi lang sa Facebook, kasi madali naman yan eh. O pagtapos na eleksyon, bati-bati ulit tayo, di ba? O maiwasan mo yung kayo magkaroon ng malalim na sugat, ha? Dahil lamang sa politika. Yan ang aking pagkakaintindi ko sa sarili ko. Hindi pwedeng mag-away eh. So, hindi ko matetake ang katangahan. Iba-block na lang kita o kaya ia-unfriend kita. Diba? Alin sa dalawa. Pagka nakaka-offend ka, block ka sa akin. Diba? Nagtataka nga ako sa iba. Meron naman silang mga Facebook nila. Bakit dito kayo nagpupumilit maghanap ng gulo? Di-troll ka. Diba? Itong mga Manchurian candidate, yan, katulad sila Bato. Ano tawag mo dyan? Di ba troll din yan? Ha? Alam mo yung Manchurian, ang katumbas na mga salita nun, o ibig sabihin, yung dummy, di ba? O kaya yung troll. Ha?
Oh, di ba? Nagpapagamit, di ba? Nagpapagamit 'yun eh. Prostitute, 'yan, nagpapagamit. Hindi ito yung prostitute sa sex lamang, ha. Pino-prostitute niya yung sarili niya, di ba? Pinagagamit niya yung sarili niya, mga kaibigan. So, yun ang katulad nito. Eh bakit natin kailangang mag-away? Bakit kailangan mo makipagtalo sa akin? Di kung hindi mo gusto yung aking opinion, abay, wag kang ano, wag kang kwandon, ha? Mag-o-offend ng ibang tao, di ba? Kasi nakaka-offend din sa ibang tao yun eh. Hindi ako nag-entertain ng ganun, lalo ibang politika mo, tapos papasok ka ng kwan, ng wala sa bara, kumbaga sa tugtugan, di ba? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, abay, eh magkagalit-galit muna tayo, hiwa-hiwalay muna tayo. Bakit? Eh may sarili naman akong Facebook eh, di ba? Doon ka sa Facebook mo. Huwag kayong sumabat dito kung alam mong makakasakit ka, ha? Bayaan mo yung iba na magbigay ng opinion. Oh, mga kaibigan, di ba? Bahala sila sa opinion hanggang wala kang sinasaktan na ibang tao dahil sa katangahan. Eh, alam nyo, yan ang talamak ngayon. Preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya ano ho eh, mga kaibigan eh, makikita ninyo orchestrated ito yung mga salita nila Willy Revillame na yan, nito si Isko Moreno, talagang yan ang plano, nakaplano yan. So ang pinakapanlaban dyan, wala naman silang maisisira eh. Ang ipipintas nila yan, politika. Eh, hindi naman politiko si Lenin katulad ninyong ano eh, yung namumulitika lang, di ba? Iba yung politiko sa namumulitika, di ba? Kayo ang namumulitika. Oh, dahil si Lenny Robredo, eh kahit politiko siya ngayon, hindi siya namumulitika. Sinasabi niya kung ano yung totoo, kung ano yung tama. Kaya sabi natin, ang laban na ito ay laban sa pagitan ng tama at mali. Doon tayo sa tama, ang pinakatama, ha? Dahil nga ang presidente, wala na tayong pagtatalo dyan. Wala tayong pwedeng maitapat pagdating sa track record kay Vice President Lenny Robredo. Kaya pilit nilang hinahadlangan na manalo. Yung ang pagtakbo eh, hinahadlangan nila eh. Di ba? Oh. Kaya napakatagal, urong sulong kunyari, planado yan. Yung mga pagpapait. Si ano nga pala, si Roy, ha? Japan tour. Oh, pagpupunta kayo ng Japan, ha? Doon, tawagan nyo si Roy, Japan tour, mga kaibigan. Ilabas mo nga ulit sa isang araw yung ano dyan, yung number, di ba? Roy Japan Tour, yung gano'n, no? Ha? Para matawagan. Kasi malapit na siguro tayong kwan, makakabiyahe. Eh ako, tutusin nyo, ayoko magpabakuna nung una, di ba? Eh paano kung meron tayong kailangan gawin? Hindi tayo pwede sa iba. Eh yun lang ang paraan para makabalik sa labas-labas ulit ang tao, di ba? Kaya nagbubukasan na yung ibang bansa. Kailangan kung may bakuna, pabakuna rin tayo. Eh problema, yung bakuna ng Pfizer, dinala na naman nila sa Davao, ha? Mga kaibigan, ayaw daw ni Inday ng Sinovac, ha? Eh dapat daw sa atin na lang yung Sinovac, sila Pfizer. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.
Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Boy Hustler! Akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.